Share ko lang guys, si Calixtoboy nakatambay sa labas ng kanyang hide. Nandito siya sa taas, nag-chill lang siya. Hello Calixto. Natutuwa lang ako kasi simula nung nahanap niya yung kanyang hide, hindi na siya lumabas ang napakatagal na panahon. Eh ngayon pagising ko, pagsilip ko ay nasa labas siya. Yung main purpose ko ay makita ko siya dito sa aking body bay para naka-display ba siya, ganun, hindi laging nasa hide. So nakakatuwa lang. So yun, tong body bay okay naman dito sa part na to, may condensation kaya all good yung humidity sa loob. Siyempre kapag malapit na siya mag-shed, itataas natin yung humidity. Itong mga sphagnum moss na yun, babasahin natin yan. Gutom ka ba, Calixto boy? Gutom ka ba kaya kalabas ng hide mo? Ito natin siya pakainin guys. May mga maliliit din tayong mga feeders dito para sa mga maliliit nating alagang ahas. Pero si Calixto muna ang unahin natin pakainin. Ayan siya. Come on. Calixto. Kain na. Ganda sana kapag nakasabit siya dito, ano, tapos dito siya mag-takedown, no? Kaso pumasok na siya sa kanyang hide eh. Ibig sabihin eh, comfortable siya sa kanyang hide at happy siya. Which is good, yun naman importante eh. Grabe yung strike pose ni Calixto. Astigo. Ready to bite. Come on. Hindi ko nabitawan guys. Mintes Calixto. Katakot kasi si Calixto eh. Ayun o. Ayun. Ayun. Grabe. Ayun. Ayun. Grabe. Ayun. Ayun. Grabe. Lamon, Calixto. Lamon. Lamunin mo ng buo. Ayan na muna natin siya guys kasi baka na-istawag mo siya eh. Ayan o. Papasok na sa lungga niya. Ayan o. Tinake home na lang kanyang toding daga. Yung lahat kung nakikalimutan. It is ating poging si Calixto. Grabe yung impact ng katawan ni Calixto dito sa glass, ano? Kala mo mababasag na eh. Parang may kiba yung Valium. Pero papakita ko na din ito kasi maraming tatanong sa comment kung madali daw ba mabasag itong salamin ng Valium ni Calixto boy. Hindi siya madaling mabasag guys. Makapal siya, tapos ibang tipo ng salamin ito, yung salamin na makapal na parang hindi siya madaling mag-crack ba. So kahit nabangka ni Calixto boy ng katawan nito kanina eh, goods na goods pa rin. Hindi siya yung basa. Ikakaibang salamin siya. Hindi ko lang kung tawag. May mga nagtatanong din kung itong kahoy ba ay mabibend pagtagal ng panahon kasi mayroong moisture tsaka heat sa loob ng enclosure. So baka daw pagtagal ng panahon eh madamage itong kahoy, ma-absorb yung moisture, mabibend, ganun. Hindi rin yun mangyayari guys kasi matibay itong kahoy na to. At uso ang ganitong divarium dito sa UK at nagtatagal ng ilang taon guys. Yun lang naman. Ata. Nalaman na ni Calixto ng buo yung kanyang doding daga. So yun, maraming salamat guys sa panonood ng munting vlog na ito, ang vlog ni Calixto boy sa kanyang vivarium. Kaya ng dati, chill lang tayo sa Speaks of Velma TV.